yung magkaklase kami. Okay. Sa okay. isang subject. One or two subjects. I'm not sure. Sa tinuro. Oo, pero all I can say is, ganun naman kami eh. We learn from each other. And I think yung existence right now ni Mayor Vico gives a whole new meaning to Philippine politics. Okay. So, thank you, Vico. Thank you. Last issue na lang. Ay, sa RC Entertainment, more power po sa inyo. Kahapon ay nag-celebrate ng 447th araw ng Pasig, yung Pasig City. So alam namin kaibigan nyo yung mayor ng Pasig City. Pwede nyo ba siyang batingin? Hindi naman kami magkaibigan. Ay, hindi ba? O, magkaklase? Naging magkaklase kami okay. isang subject. One or two subjects, I'm not sure. Sa tinuro. Oo, pero all I can say is, kung ano yung pagkakakilala ng mga tao sa kanya sa TV, that's what he really is. Smart, hardworking, and very innovative leader. So, hindi nagkakamali yung mga tao na siya ay iniidolo. And I just wish na mas marami pa yung maging katulad niya na magaling na punong lungsod. Yes. Okay. One more thing. Nandito kayo, guest doon sa ano, alam niyo na siguro yon. At yung headline na, parang nireto daw. Bossing Vic. Patawag-tawag pa siya. Ano pong comment niyo doon? Hindi naman siguro nireto. Ah, okay. Siguro, we were all having fun sa studio. Sir Jose was having a bit of extra fun there. Oh, medyo nag-enjoy sila. And, siguro nakaka-flatter din. Because everyone thinks na si Vico is an ideal leader talaga. Diba? Somebody na everyone looks up to, setting a good example what dun sa trabaho namin. It's flattering. Pero I think millennial leaders now, we know our priorities. So, kaya yung mga issues on yung mga ship, parang ganun yung mga sinasabi nila, like, ship si Mayora kay ganyan-ganyan. Ah, yeah. Oo. I think, wala na, ano ko, off. sa lahat po ng mga Pasigenyo at sa lahat po ng mga opisyales, mga kaibigan natin sa Pasig, happy 447th anniversary po sa inyo. More power and more progress para sa lungsod ng Pasig. Ulitin namin ang tanong, Mayor. Kumusta po yung... May communication po ba kayo ni Mayor? Wala! Oh, wala kayong communication? Wala. I think, nakakataba lang ng puso because syempre na ihahambing ka doon sa isang leader na marami ang humahanga sa kanyang liderato, sa kanyang pagiging responsable, hardworking, and very innovative naman talaga siyang mayor. So isa na kayo doon sa humahanga sa of course he's setting an example, a good example to all us mayors din, no? Ganun naman kami eh. We learn from each other. And I think yung existence right now ni Mayor Vico gives a whole new meaning to Philippine politics. Okay. So, thank you, Vico. Thank you. Last issue na lang po. Sa turismo po ng San Manuel. Ano po bang may pagmamalak ng San Manuel? At once na mayroon pong nawala na po itong mga quarantine protocols, ano po ang pwede niyong ipag-imbita sa San Manuel? Ang bayan po kasi ng San Manuel is mainly agricultural talaga. So, it's all farm tourism. So, if you want to experience yung mga traditional, yung mga hacienda, diba? Mga hacienda
kung anong ginagawa nila, yung mga farmers natin, mga meron mga resorts no on that promotes farm tourism dun sa bayan ng San Manuel. Pero napakaraming mga lugar na pwedeng puntahan sa probinsya ng Tarlac. And it's a must to try the dishes, and to visit yung mga churches, and to meet people like me. Hindi, joke lang. Pero bisita kayo anytime. Okay. Papakainin namin kayo ng saluyot. Oh! Na-imbitahan ng ating mga investor at mga gustong kumbaga ay mag-invest dyan sa inyong bayan. Okay. So, San Manuel right now is a fourth class municipality. Actually, third na eh. Oh. Third na, yeah. Oo. Oh. Pero we are still struggling and hindi pa nakikita yung full potential ng bayan namin. Kaya we are continuously inviting mga investors. Kanina lang, ayan, nandiyan. Dalawa yung kausap namin. Oh. So, we all want them to come in. We are creating industrial zones sa aming bayan, which would cater to all these investors. At I give all my support no, sa mga gustong mag-invest sa amin. Kahit walang business permit. Hindi, joke lang. Pero full support ako sa lahat ng anything that would bring progress sa bayan ko. Welcome po sa aming bayan. Willing kayo, Mayor, na to transform ang agricultural, ilang agricultural land? It's a must. Yes, to it's industrial. It's a must to, ano, to create jobs. Yeah. No, we're all into manufacturing, mga warehouses, kaya yun po yung aming mga dinadevelop industrial zones. So, magtatayo kayo ng industrial zone? Yes. So, kailan po ito? Meron na? In the process na po. Good news. Consolidating all these investments in one area, in certain areas, at ayun. Approximately ilang hectares ang nilaan niyo? Masasabi ko po. Sasabihin ko ba? Oh, kasi depende sa investor. Baka mamaya pupunta sila doon. Maliit lang naman palang industrial zone. Mm. Yung Japanese investor. Depende po kasi. Depende sa requirement eh, ng mga investments. Eh. Merong investment na 20 lang. Merong 100 hectares. So, depende. Pero kami, we are flexible. With, flexible. Napaka-friend, business-friendly po ng aming lokal na lokal. Kumusta po yung pagkuha ng permit? Ganun ba kabilis? Ay. Few minutes? Wala pang 30 minutes siguro. Pipirmahan ko na. Hindi. Pero as much as we can, no, hindi natin dapat pahirapan kung sino man yung gustong mag-invest. No, because it will create jobs, opportunities for my people. Kaya, I welcome them all. So, open naman kayo, Mayor, sa sisterhood agreement with Pasig? Of course. With anybody. With anybody, of course. Kahit sino. Uwi naman. Ayos. Salamat, Mayor.